humihingi ngayon ng panalangin ang Queen of All Media na si Chris Aquino para sa susunod na pagdaraan ng gamutan sa puso. Bagay na namamaga habang humaharap sa 5 autoimmune diseases. Ito ang binahagi ni Chris tungkol sa ilang updates kaugnay ng kanyang kalusugan sa Fast Talk with Boyabunda. On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Wika ng aktres kaya bunda. Kung hindi ito tumalab, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. Pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Dati nang bukas ang aktres tungkol sa kanyang lumalalang kalusugan dahil din para labis na bumagsak ang kanyang timbang. Dagdag pa niya, nagdulot na rin ng mga komplikasyon sa kanyang puso at kanang baga ang mga naturang autoimmune diseases. Dahilan daw para maging crucial para sa kanyang buhay ang susunod na 6 na buwan. Bukod pa rito, maari raw siyang ma-stroke anumang oras sa ngayon, lalo na't may kasaysayan ng cardiovascular diseases ang kanilang pamilya. Ang tagal niyo na akong pinagdarasal, but I really need it now. Dagdag pa niya, I refuse to die. Ang next chapter ko ay to be a stage mother. I'm 53 now. I still want to be here when I'm 63. Ibinahagi rin niyang itinaas ang nire-reseta sa kanyang methotrexate, bagay na karaniwang ibinibigay sa mga sumasailalim sa chemotherapy. Dagdag pa niya, 2 sa 3 gamot ng kanyang ginagamot sa ngayon ay wala pang approval ng Food and Drug Administration para magamit sa Pilipinas. Una nang tinamaan ng COVID-19 si Chris noon, dahilan para lumala pa ang kanyang kalusugan. Marami rin nga sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na nagbabayad na di umano si Chris sa kasalanan ng kanyang mga magulang, kasabay ng pagdating ng divine justice sa pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Kung ang mga Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ay ang matinding tanong ng maraming political vloggers sa mga natitirang dilawang kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato ng binansagang Queen of All Media na walang iba kundi si Chris Aquino, kung saan ay makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang IG post ay namaalam si Chris Aquino sa lahat ng kanyang mga sulig na taga-suporta lalo na sa kanyang mga anak. Matapos nga rin ang naging tweet ni Chris Aquino ay naglabas din ng kanyang hinain at komento sa isang netizen na maaring nakaapekto sa naturang aktres sa patuloy na paglala ng kanyang kalagayan. Matatanda ang kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media ang nasabing larawan na kitang-kitang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng kanyang timbang. Naishare ito ni Chris sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Umani ito ng samot-saring komento dahil di umano sa balitang ito ay ilan sa mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ito nga raw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di umano ito sa taon noong sila pa umano ang nanungkulan sa palasyo. Ilan rin sa mga kababayan at maging ilang sa mga celebrity ang nagbigay ng dasal para sa mabilis sa ikagagaling ng social media. Ngunit mas marami pa rin ang ating kababayan ang naantig sa naging panawagan ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. dahil sa kabila ng alitan ng kanilang pamilya at ng taga-suporta, mas pinili di umano nitong manawagan na ipagdasal pa rin si Chris Aquino alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang mga hinain at komento sa social media. Ayon nga sa isang solid supporters ng Marcos, kung ako ang nasa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., talagang sasabihin kong karma ang nangyayari kay Chris Aquino at pagtatawanan ko talaga siya. Kasi grabe naman ang ginawa ng kanyang pamilya sa pamilya ng mga Marcos. Kinuha nila ang lahat ng karapatan ng Marcos, pati na ang maniraan sa bansang Pilipinas. Pero hindi yan ginawa ni PBBM. Bagkos ang ginawa niya ay nanawagan pa siya na ipagdasal si Chris Aquino sa mabilis na paggaling nito. Ito talagang isang patunay na busilak ang puso ni Pangulong Bongbong Marcos at walang kahit na konting galit ang namumuot sa kanyang puso.
Ang mga bagay lamang na iniisip at nasa puso ni Pangulong Marcos ay kung ano ang kanyang magagawa para lamang makatulong sa maraming Pilipino at para matupad niya ang huling habilin ng kanyang yumaong ama na make the Philippines great again. Sana sa susunod na eleksyon ay tumakbo pa rin si Pangulong Marcos kahit vice presidente lang at ang presidente naman ay si Vice President Inday Sara Duterte Carpio para naman tuloy-tuloy talaga ang pag-asenso ng ating mahal na bayan. Ituloy natin ang pagpapayaman ng ating mahal na bayan. Dito talaga natin masasabi na talagang mabuting tao ang mga Marcos, lalong-lalo na si PBBM. Kasi alam naman natin na simula noong naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang ina ni Cris Aquino na walang iba kundi si Cory Aquino ay puro na lamang paninira ang kanilang ginagawa sa masasakit na salita mula sa bibig ng mga Marcos, lalong-lalo na kay former President Ferdinand Marcos at sa bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si BBM. Kasi para sa kanila ay hindi tama ang manakit ng ibang tao kahit pa man sinasaktan ka pa ng mga ito. Kaya naman tumakbong Pangulo si PBBM ay sinuportahan agad siya ng 31 milyong Pilipino kasi kitang-kita at ramdam na ramdam nila ang rason kung bakit siya tumakbong Pangulo ay para hindi maghiganti sa mga Aquino at sa taong nangapi sa kanila roon, kundi para tuparin ang huling habilin ng kanyang yumaon na ama na make the Philippines great again. At sa mga nangyayari ngayon ay talaga namang kanyang tinutupad ang mga ito. Kaya masasabi ko talagang tama ang naging desisyon ko na suportahan si PBBM. #makingthephilippinesgreatagain